Kabayan sir, good morning po at sa lahat po mga nakikinig sa ating programa po ngayong umaga. May latest na ba ho dahil sa bagging ng oil leak sa barko? Apo, sa ngayon po, yung sa dito po sa area po ng Batangas, dito po sa particular na area ay yung Verde Island po. Opo. Sa ngayon po, wala na po mga bagong sightings po, kabayan, na namamataan dito. Wala na? Wala na hong namamataan sa Verde Island, Captain? Wala na po, wala na po. Wala na. Ay, yung bagging, tuloy-tuloy pa rin ba? Wala na po. Hindi, yung bagging ano, ng, ano, po? Ng lake, tuloy-tuloy? Sa ngayon po, may mga sariling team po ang Oriental Mindoro na namamahala po doon. Pero base po doon sa reports na nakakarating sa amin, ay tuloy-tuloy naman po yung bagging po. Okay, tuloy-tuloy pa rin. Ay pasaan na ho ang oil leak. Pasaan na. Sa ngayon po, hindi po natin masabi gawa na may bandang Oriental Mindoro po ay may low pressure po tayo. Ang huling reports po ng command center po ay dito pa rin po sa Mindoro. Di ba? Okay. Sa Batangas Port, sinasabing dumadagsa ang mga pasahero pero nagkakaproblema sila sa pagsakay sa mga barko. Ang haba daw ng pila, Captain? Opo, sa ngayon po, hindi po natin may iwasan po talaga yung pagdagsa ng mga tao, lalo na po pag may mga gantong okasyon. Kaya po nagkaroon po ng mga koordinasyon po yung mga ahensya dito, yung particular po yung marina, na nagkaroon po ng relaxation. Ibig sabihin po ng relaxation na yan ay yung hindi po masusunod yung schedule ng mga barko po natin, tuloy-tuloy po ang biyahe para po hindi po magkaroon ng maraming stranded dito po sa Port of Batangas. E paano ho sa mga na-stranded? Anong ginagawa nila? Sa ngayon naman po, ina-assist naman po ang mga na-stranded, pero sa ngayon po, wala pa po tayong stranded. Wala pa ngayon o nakasakay na rin sa mga barko? Opo, ang nangyari po talaga niyan, may mga pakunti-kunti dumadating, mga almost 1,000 to 1,500, pero pag dumating na po yung mga barko, nauubos naman po kagad. Nauubos, okay. Ano ba ang bawal sa mga pasahero? Para may palakalan nila. Unang-una po, yung mga deadly weapons po. Okay. Huwag na po natin dalhin. I-attempt na dalhin. Okay. Siyempre po, lalo na yung mga pinagbabawal na gamot, yung mga droga po na yan. Huwag na po natin mag-attempt. Kasi po, mahuhuli lang po sila. Sa mga bagahe, anong dapat? Mga bagahe po, yung mga chemicals, yung mga flammables po, huwag na rin po magdala. Hanggat maaari po, ano na lang po nila, iwan na lang po nila yan sa kanilang mga tahanan para po iwas aberya na rin po sa biyahe po nila. Pero marami yung barkong mga biyahe, mga ilan? Sa ngayon po, yung mga companies po natin, dire-diretso. Meron po tayong mga Starlight, andiyan po yung mga Supra Shuttle, yung Montenegro. Almost every hour naman po. Every hour may umaalis every po. Every hour may umaalis. Okay. Okay naman ho, peace and order sa lugar? Apo, sa ngayon po, under control po yung peace and order po natin. Lalo-lalo na po yung mga ginawa po namin mga meetings na mga multi-agencies na regarding po sa law enforcement. May ugnayan po kami lagi. Wala na hong naniningil para sa insurance? Wala nang ganon? Hindi po namin sakop yan sa mga insurance, pero titingnan po natin yan. Meron ba kayo nababalita dyan o wala na? Wala naman po. Sabi po, wala naman po mga nababalita mga insurance po rito. Okay. Maraming salamat po, Captain Acosta, at good morning. At good morning po, kabayan. Si Captain Victorino Acosta, Station Commander ng Philippine Coast Guard.